Ayan, ka-solar. So ngayon nandito tayo sa taas ng bubong. So nakikita nyo ito yung aking mga solar panel. Ayan. So itong hilera na to, ayan, tatlo, pang-apat to, naka-series. Then yung sa taas, papunta doon, naka-series din. Tapos pinaralal ko silang dalawa. Ayan, so yung negative nito, saka negative noon, kunin ko sa ano, sa MCY. Tapos positive doon, saka positive dito. Kunin ko doon sa MCY din. So ano na siya. So each is 48 volts, 48 volts. So nasa ano lang yung amperahin nito. So 48 volts yung kinalabasan niya. Ayan. So nag times 2 lang yung amperahin nito. Kasi unang panel namin ay ito lang, tatlo. So nagpalit, nagdagdag ako ng tatlong dalawang battery. Mamaya pakita ko sa inyo. Dagdag ako ng dalawang battery sa baba. At saka nagdagdag ako ng limang panel. So yung ginagawa yung tatlo dyan. At saka itong bagong. At saka itong dalawa. So sabay ko siya binili. Yan yung tatlo na yun. Ayan. So 100 watts each. So 800 watts yung nasa bubong ko. Ayan. So yung araw doon nagsisimula. So andun yung araw ngayon. Doon siya nagsastart. Doon siya may mga ulap. So hanggang ayan, hanggang doon. Doon siya nag sunset. Doon siya nagsaset. Ayan. So ngayon yung battery ko 100% na. Ano po, oras pa lang, alas 8. 100% na, pero nakabalok pa rin yun. Nakabalok pa rin. Mamaya pa mga alas 10. Alas 11 mag ano na siya, bubukos. Okay. So dadagdagan ko pa to. Actually ito dadagdagan ko pa to ng dagdag ulit ako ng apat ulit. Ayan, apat ulit yung dagdag ko. Ayan siya. So yun guys, tara baba tayo. Ayan, mahirap yung babaan ko kasi ano to eh. Ayan, malalim-lalim. So, post ko muna. Ayan na. Let's go. So ako rin yung mahawak ng camera. Yeah. Ingat, ingat. So guys, ito yung aking battery. Kung nakikita nyo, hindi siya magkaparehas. So ito yung luma na narada, pero ano naman yan eh, telco use lang yan. So dalawa siya, ito yung dalawang una, tapos ito yung bagong dagdag ko na dalawa. Ayan, so H is 12 volts, 1.558 AH. Ayan, so ganyan yung ano niya, yung setup ko. Medyo kulang pa ako sa ano, kulang pa ako ng apat na lug, na battery lug. Kaya nakita nyo ito, wala siyang battery lug. So ginawa namin, inipit ko siya dun sa bolt. Yan. Inipit ko yung ng wiring yung bolt, tapos hinigpitan. Tsaka binold siya dito. Yan, ganoon din dun sa dalawa. Andiyan doon. Pati dito. Ganun din dito. Ayan siya. So yung gamit kong wiring is gauge number 8. Number 8 to. Gauge number 8. Automotive wire number 8. Pero ang ginawa ko kasi, dinoble ko. Yung series, dinoble ko siya.
Ito dinoble ko din. Ito. Dinoble ko rin siya. Tsaka nakita niyo dito, dinoble ko rin 'yan. Tsaka itong negative, negative to. So, negative to negative, dinoble ko rin. Tapos yung itong positive to positive, doble rin 'yan. Ngayon ang mali ko lang, hindi ko to na dapat ito, itong apat na to, diretso na lang to sa ano, diretso na lang to sa breaker papuntang inverter. Ginawa ko sa kinulang ako ng wiring. Ginawa ko yung dalawa dito papuntang breaker, papuntang inverter, tapos yung dalawa papunta naman ng charge controller. So itong dalawa, ang nangyari kasi dito, kapag binuksan ko yung aircon na 0.6 horsepower, 540 watts, umiinit to ito. So gagawin ko niyan, papalitan ko na lang siya. So temporary na lang muna to. Hindi naman siya umiinit talaga sobra na parang mag-aano na, parang uusok na, hindi naman. So yan, papalitan ko na lang siya. Yan guys. So ito yung dalawa kong apat kong battery storage. Ayan siya. So pag na ano ko to, pag na ubos ko to, my plan is palitan ko to ng life po. Yung life po na ano, na hindi kaya ba life po na battery, or di kaya yung lead acid din na brand new, hindi yung telco use, kasi ito temporary lang din. So magagamit ko siya ng 2 years sulit na. So malapit naman kasi natag-ulan eh, kaya hindi mo na kailangan mag-iapon sa gabi. Ano na lang to. So yung running appliances ko, 24/7 itong ref. Yan, itong ref. So as of now, time check tayo is 8, pag na 9 na. So yan yung, ito yung voltage ko, battery voltage. So yan, 70, 69. So 68, mababa siya. Yan, so tumaas 70. So times 22, so 1000 plus yung na-harvest ko, pero 800 watts lang yung panel ko. So 100% na yung battery ko, pero bulk pa rin yung charging niya. Naka-steady pa rin yung solar, bulk pa rin. So ayan yung voltage, battery voltage ko. Mamaya pag umabot siya ng 27.5 or something mas mataas, doon bubuksan ko na yung aircon. Ayan. So 41 amp hour na yung napapasok sa battery. Ayan siya, 50 degree na yung 8 degree Celsius na yung charge control kinalagnat. So guys, ito yung sinasabi ka na inverter, bago to. Kasi yung luma, ipapakita ko sa iyo, may astat din yun, astat din yun siya, pero 1 kilowatt lang yun. So hindi niya kasi kaya nun yung aircon, kaya pinalitan ko ng 3 kilowatt, 24 volts pa rin. Ayan. So yung kita niyo yung mga wiring ko, makalat pa. So ito, papunta to ng submeter. Ito galing yung output, papunta ng submeter yan. So para malaman kung ilang kilowatt yung kain ko. Tapos ito yung breaker, di ko siya masyadong kasi malayo, and may ref kasi. Ito yung lipat-lipat, tapit natin. So itong 63 amperes, ito yung galing battery papunta ng inverter. Ayan. Itong 32, ito yung galing solar papuntang charge controller. So wala akong breaker pa ano. Wala pa akong breaker papuntang galing dito sa charge controller papuntang battery sa baba. Wala pa. So plano ko kasi charge controller ko, isahin ko sila ng breaker nitong inverter. So ayan. Kailangan ko ng bus bar, bibili pa akong bus bar. Para hindi magastos sa wiring. Kasi alam nyo naman, tipid-tipid. Okay guys.
So, in-load ko yan, 24/7 yung ref. Tapos minsan TV. Yan, kasi wala pa akong cable, so pag may mode lang ako manood ng TV. Kaya may likulas sa USB yan, yan yung ginagamit ko. So guys, ito yung papakita ko sa inyo. Yan, sa mga ka-solar, ito yung una kong inverter. 1 week old. 1 week. So isang linggo pa lang to. So nakikita nyo, kompleto pa siya. Meron siyang CD, manual. Medyo madami nga lang yung likod kasi sinulatan nung anakis ko. Ayan. Working siya. Wala siyang sira. So, ayan yung package niya. Ang binili ko siya, ganyan din siya. So, kung ano yung binili ko, ganyan ko din siya ibibenta. So, nabili ko siya ng 5,500. Benta ko na lang siya ng 5,000, sarado. Para hindi naman rugi yung bibili kasi baka isipin nagamit ko na tapos ganun pa rin yung presyo. So, 5,000 na lang siya from 5,500. So, this kasi ako lang hindi sinabi video. So, yan yung model niya. So, 1 kilowatt, 220 volts AC, 60 hertz, 24 volts DC. Yan yung input. So, yan yung 5,000 pesos. So, pakita ko sa inyo yung ano ko, yung nakakain ko since last week, Thursday. So, isang linggo pa lang ang solar ko. So, isang linggo din siya. Yan yung nakakain ko from 0 to 13.4 kilowatt. Ayan. So, ayan. Ito yung galing sa inverter. Ito yung papunta ng panel board. Ayan. Ayan siya. Guys. Baka isipin nyo, pinakabit ko yan sa sa mga installer. Hindi. Kami lang nito gumawa. Ako lang gumawa nito, nagpatulong lang ako sa mga kaibigan ko na ano, mga kumpare ko mag ano nung mga wiring. Kasi gabi na kasi kaya kailangan ko ng katulong tsaka magkabit ng mga solar sa taas. So ginawa ko, naghingi ako ng tulong sa kanila. Tsaka dun sa isa kasama kong kumpare kong electrician. Kasi medyo may ano sa wirings. So paalam niya kung paano mag mapabilis yung trabaho. So patulong ako sa kanya para mas mabilis. Pero yung basic about solar, ako lang yung nakakaalam, wala din silang knowledge. So kumbaga nagpa-help lang kami, nagtulong-tulungan kami lahat. So natuto din sila sa akin, natuto din ako sa kanila. So ano lang, win-win situation. So ganun lang guys. So wag tayong maging madamot sa ating mga knowledge. Kasi yan ay hindi naman natin madadala pag namatay tayo. Correct. So yun guys, ang actually natuto lang din naman ako sa ganitong setup sa DIY solar. Sa YouTube, ang pinaka inspiration ko sa pag-install ng DIY ay si iFix, yung YouTuber na YouTube vlogger na iFix, si Sir iFix. Hindi ko malala yung pangalan niya, pero yun yung pangalan niya sa YouTube. Sir iFix. iFix yung pangalan niya sa YouTube. Hindi ko maalala yung full name niya talaga, yung real name niya. So, doon ko unang nakita. Actually, gustong-gusto ko
yung studer niya dati na inverter, pero link-wire ko na siya dito sa Pilipinas, which is isa lang yung distributor dito sa Pilipinas. Mahal na, sa 185,000 isang studer na 4 kilowatt 48 volts. So, kaya nag-ano muna ako, nag-snot. Actually, mura na rin to. Ito na yung pinakamura na kita ko sa market na low frequency. So, kahapon, tinest ko siya hanggang kagabi. Magkasabay yung aircon at saka ref. Parang wala lang siya. So, nag-alarm lang siya pagka yung battery ko bumaba na ng 70% pababa. Nag-alarm siya ng 4 beses yung bill niya. So, yun. So, yun guys. If you have any question about installing of solar, pwede kayo mag PM sa akin or send a message. Hindi naman ako madamot sa knowledge. So, actually, natuto lang din ako sa YouTube. Tulad na sinabi ko kayo, nasa YouTube. Tapos, nag-join ako sa Facebook groups ng mga solar DIY. Yan. Mga ganyan, DIY solar setup. So, doon, nagtanong-tanong ako doon kung paano yung pwedeng gawin. So, doon na rin ako natuto. Actually, madali lang. Basic lang yan. Pero, kailangan nyo malaman yung tamang paggamit para hindi maano kasi nakakamatay yung kuryente. So yun guys, thank you for watching and please subscribe to my channel. Yan po. So may ipapapromo ako sa mga subscriber ko, abangan nyo. May ipapapromo ako, so guys, abangan nyo yun. Okay guys, thank you for watching, bye bye, God bless.